Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, muli, naririto naman kayo sa aking programa na hindi nyo programa. Ang tandaan mo, ito, tandaan ito. Hey Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo, hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Mamatay upang mabuhay. Ano yon? Mamatay upang mabuhay. Eh bakit naman yan, Brad, ang aming tatandaan? Sapagkat ito ay mga namutawing salita ni Jesus sa kanyang bibig na inihalin tulad niya sa isang binhi ang kanyang sarili, na malibang ang binhi, ang buto ay mahulog sa lupa at mamatay, saka siya'y muling mabubuhay. Kaya yung binhi na isang namatay ay magbubunga ng maraming bunga. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong Sunday reflection sa susunod pong linggo, March 17, 2024, ay bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta, ang ating mga commenters, yan, mga followers and subscribers. Shout out sa ating mga kapatid kay Doc Ba, kay Jing Ramos, Nelson Umipig, na wala pong sawang patuloy na nagpapaningning ng ating profile channel. Kay Sis Ninfa II, Glenn Bagsit Fulgar and Brother Arnold Fulgar, ang mag-asawa, salamat po sa inyo. Kay Brother Romy Urain, Jerry Candelario, Syra Pernicol Baliguat, salamat sa iyo kapatid. Kay Brother Arnel Rivera, Sis Mel Matutina, si Ate Jackie Paran dyan sa Pulilan. Sis Daisy Villanueva, Telia Cabello, Lydia Caballero, Marchita Lastra, Jennifer Generoso, Roger Magbanwa, Artemio Aquino Antonio, kay Zed Lamoste, Norberto Macaraig, Ricardo Bernardo Duson, Reynaldo Paharda, Rosalie Eustacio, Michael Tuason, mukhang first time niya, si Ate Julieta Taylor na nagbabalik, and active na naman uli siya. First time din ni Inday on Life, salamat sa iyo. Kay Sinspat Jude, salamat sa iyo kapatid. Kay Elmer Nasduman, salamat. Kay Raquel Di Guzman. Kay Brian Carlos Wegro, salamat po sa iyo kapatid, first time niya. Kay Nelson Domingo, maraming salamat. Kay Melda Bartolome, maraming salamat. Kay Agri Healthy Lifestyle TV, maraming salamat po sa iyo kapatid. Kay Eduardino Marasigan, maraming salamat. Kay Evangeline Lunas, kay Brother Joe Ed Pio Pongko, dyan sa Australia. Kay Evangeline Quinto, Merly Capestrano, first time niya, salamat sa iyo. Or second time. Kay Jaime Beldinisa, salamat sa iyo. Kay Rosaline Manzano, salamat. Kay William Solitario, Lino Canales, first time po niya, maraming salamat. Kay Alberto Naba, Rosalinda Ibon, salamat. At kay Larry, ito lang kasi yung kanyang pangalan sa kanyang channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pagpalain po kayo palagi ng ating Diyos. At sa mga ibig na mapasama, sa mga shoutout tuwing mayroon po akong gospel recording, huwag lang kayong mag-like, mag-comment din po kayo at para ma-identify ko po kayo. At sa mga nasa live, maraming salamat kay Sister Manuela Santana, salamat po sa iyo. Ate Syra Pernicol Baliguat, yan, salamat sa iyo. Tapos na ba? Hindi, kakaumpisa pa lang. Kakaumpisa pa lang, nagsha-shoutout pa lang ako. Salamat sa 8 million in the house sa atin pong live habang ako po ay nagre-recording ngayon. Kay Brother Frank, good morning, Brother Frank. Nag-i-start pa lang tayo. Medyo late tayo nag-start kasi maraming mga nagchichika-chikahan dito, maingay eh. Kaya sabi ko bago mag-12 ako magre-recording. Kaya kailangan tumahimik sila. Ayun nga, nagsipagtahimik na sila. Kaya tayo po ay magpapatuloy ngayon. Ano ang ating pag-uusapan? Mamatay upang mabuhay. Ang title ko dyan sa live ay To Die is to Live. Yan kasi yung English eh.
eh, tinagalog natin, mamatay upang mabuhay. Bakit ito yung ating title? Siguro samahan po ninyo ako, basahin na po natin ang gospel na babasahin para sa araw po ng Linggo, March 17, 2024. John chapter 12, verse 20 hanggang 33. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Pilipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Pilipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mo hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin." Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang tinig na iyon ay ipinaririg para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito, panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Pupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano yung ating pag-uusapan? Mamatay upang mabuhay. Salamat po sa 10 million rin daw. Sister Amy Bistar Minosa, marami pong salamat. Hahaha, akala ko tapos hindi, kakaumpisa pa lang. Ayan. Salamat sa 10 million in the house. So, simulan na po natin ang ating pagninilay. Mahaba yung ating pagbasa, pero hindi natin ito papalagpasin ng 40 minutes. Kadalasan hanggang 30 minutes lang tayo. Simulan po natin, mamatay upang mabuhay. Ang unang puntos na gusto ko humpuntusan dito ay doon sa verse 20. Sabi ng verse 20, may ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Pilipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Pilipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sa atin pong pagbasa, may mga ilang Griego, sabi dito, hindi eksakto yung bilang pero kami ang banggit eh, di ba? Lumapit sila kay Pilipe sa na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita." So ibig sabihin marami sila, walang eksaktong bilang. Ano naman ang kanilang sadya sa ating Panginoong Jesus? Siguro maaari noong mga panahon na yon, eh kalat na ang balita tungkol kay Jesus. Kumbaga sikat na siya eh. Actually nasa ikatlong taon na ng ministeryo ang Panginoon noong mga panahong ito eh, sapagkat malapit na siyang hulihin. Dumadami na yung kanyang mga kaaway. Tatandaan po natin na ang tatlong taon ni Jesus ay may mga parte-parte ng pagkakabahagi. Ang unang taon ay tinatawag ng tanong ng pagtataka. Ayan. Bakit taon ng pagtataka? Kasi tataka sila, sino ba itong Jesus na ito? Saan siya kumuha ng karunungan? Saan siya kumuha ng kapangyarihan? O, diba? Saan siya kumuha ng mga itinuturo? Kaya lantad eh. Obvious na, hayag na ang Panginoon ng mga panahon na yon. Pero sa kabila ng mga kababalaghang ginagawa ni Jesus at pagtataka naman ng mga tao, kaya tinatawag itong taon ng pagtataka. Tanong ng pagtatanong, sino ba yan? Pangalawa, sa ikalawang taon ng ministeryo ng ating Panginoon, ito na yung taon ng pagtanggap, taon ng pagkilala.
Kaya nga kahit nasaan magpunta ang ating Panginoong Hesus, sinusundan na siya ng mga tao eh. Interesado na sa kanya eh. Dinudumog siya eh. Masa dalampasigan, masa bundok, masa burol, nasa kapataga, nasa mga baryo, sa mga nayon-nayon, sa mga liwasang bayan, sa mga plaza, sa templo, talagang pinupuntahan siya ng mga tao. Sapagkat ito na, yung panahon ng pagkilala. Kinikilala na siya eh. Tinatanggap na siya. Kaya ito yung mga panahon na maraming mga Grego na gustong lumapit sa kanya. Ano ba ang kanilang sadya? Ayan. Yung ikatlong taon po ay taon ng oposisyon. Saka na natin pag-uusapan yun. So, ang mga Grego, ilan sa mga Grego ay ibig na ang Panginoon ay makita. Alam naman natin na ang mga Grego, sila po ay mga wisdom lover. Sila ay mga mapagmahal sa karunungan at kaalaman. Alam naman nila na si Jesus ay talagang maraming mga karunungang lumalabas sa kanyang bibig. At maaaring ang isang sadya nila kay Jesus ay makinig ng mga sasabihin, makinig ng mga aral, makinig ng mga turo ng ating Panginoon. Kaya yung kanilang pagsisikap na ibig nilang makita si Jesus sapagkat gusto nilang makarinig ng mga aral, mga katuruan, lalo at aral mula sa Diyos. Aral mula sa kautusan ng Diyos. Kaya ito yung unang gusto nating puntusan. Ninais nilang makita si Jesus. Kaya ito yung una, naising makita si Jesus. Dapat tayo ganun din eh. Mithiin din natin, i-desire din natin, mithiin natin na makita ang ating Panginoong Jesus at pakinggan yung kanyang mga aral at mga turo. Pakinggan yung kanyang mga gabay. Pakinggan yung kanyang mga salita sapagkat ito ay gabay sa atin. Sabi nga sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Awit, di ba? Ang kanyang mga salita ay tanglaw sa ating mga landas, tanglaw sa ating mga nilalakaran. Alam naman natin na ang layunin ng ilaw, liwanag, ay upang hindi tayo madapa, hindi tayo mapatid, hindi tayo matapilok. Kung may butas man, hindi tayo mahulog sapagkat naliliwanagan ng ilaw sa ating harapan at hindi tayo mapapahamak. Ganon din ang pagkukumpara sa mga salita ng Diyos. Ito ay liwanag, gabay, upang tayo hindi mapahamak sa buhay, paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ito yung una. Mithiin din natin na makita si Jesus katulad ng mga Grego na sila'y naniwala na si Jesus ay buhat sa Diyos, na si Jesus ay may kaalaman at karunungang ibinigay ng Diyos. Katulad ng mga Grego, sila ay mga wisdom lover. At ito yung maganda sa kanilang pagnanais na makita ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga alagad, sila ay dinala kay Jesus. Yung kanilang pagmimithi, yung kanilang pagnanais. Hindi man literally na ating pong nabasa na nakadaupang palad ng Panginoong Jesus ang mga Grego, pero nakatitiyak tayo na hindi sila nabigo doon sa kanilang mithiin at naisin na makatagpo at makadaupang palad ang Panginoon upang makapakinig ng kanyang mga aral at mga turo. Kaya yun yung pong una. Naising makita si Jesus, dapat din katulad natin, mithiin din natin at naisin nating makita ang Panginoong Jesus. Maraming salamat po Sister Ami Gumba, Sister Shirley Canlas, maraming salamat sa inyo pong pag-stay. Ayan. So, mamatay upang mabuhay, una, naising makita si Jesus. Pangalawa, sabi ng verse 23, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ako'y nababagabag. Sabi ng verse 27, nilock daw ko na lang. Ako'y nababagabag ngayon, sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Ang Panginoong Jesus ay nagpahiwatig na sapagkat siya ay tinanggihan ng kanyang bayan, ng kanyang kalipi, ng kanyang kalahi. Hindi siya pinaniwalaan na siya ang Kristo, na siya ang Mesiyas, na siya ang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos sa kanyang bayan. Nabaling ngayon ang atensyon at paningin ng pagliligtas ng Diyos. Hindi na ngayon siya nakatutok sa bayang Israel, kundi nabaling ang kanyang pansin sa mga hintil. Kaya nga ang sabi ni Pablo, katulad natin ay mga puno o sangang ligaw na idinugtong, iniugpong. Saan? Sa puno ng ubas.
Kaya yung biyaya na sana ang nagtatamasay ang kanyang bayan dahil sa hindi pagkilala kay Jesus, tayong lahat ay napagpala, nabiyayaan, naging bahagi ng pagliligtas at misyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sa atin pong pangalawang pinagpupuntusan, nagpapahiwatig na si Jesus ng kanyang nalalapit na kamatayan. At alam niya, oriented siya, na bago pa lamang siya bumaba sa mundong ito, ay siya'y dapat mamatay sa kasalanan ng tao. Kaya nga ito yung ikalawa, kailangang siya'y mamatay. Ano yung una? Ninais makita ni si Jesus ng mga Griego. Pangalawa ay kailangang mamatay ang Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi siya mamamatay para sa ating mga kasalanan, walang kwenta, useless ang ating buhay pananampalataya. Sapagkat hindi magkakaroon ng kaganapan yung pagliligtas na gagawin ng ating Panginoon, yung pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay. Kaya nga sabi sa ating binasa, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Anong ibig sabihin luwalhatiin? Hindi ba siya ipapahirapan at ipapako sa krus? Bakit sinasabi niya ngayon na dumating na ang oras na luluwalhatiin? Kasi ang sinasabi ng Panginoon, ang gusto niyang sabihin sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga kausap, hindi yung kanyang paghihirap ang dapat na ipokus, ang dapat na ating tingnan. Kundi ang ating tingnan, pagkatapos ng paghihirap, pagkatapos ng kamatayan, siya'y muling mabubuhay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, na siya'y luluwalhatiin. Sabi ng verse 24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang tinutukoy po ni Jesus na butil ng trigo o binhi o buto ay siya, sapagkat kailangan niyang mamatay upang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, magkakaroon ng maraming bunga, magkakaroon ng maraming binhi. At totoo naman, nang ang Panginoong Jesus ay mabuhay na mag-uli, ang mga mananampalatayang pansamantalang na scattered, pansamantalang naglaylo, pansamantalang mga nagsipagtago, nang sila'y bigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagsipagtapang di ba? Nangaral ng nangaral. At sa kanilang bawat krusada, sa kanilang mga pagtitipon, maraming mga kaluluwang na ililigtas ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Kaya nagbunga ng marami. O di ba, minsan mayroong pangyayari sa ating bansang Pilipinas, nang mayroong isang taong mamatay na kinikilala at sikat, nang siya'y mamatay, anong nangyari? Nagkaroon ng himagsika, nagkaroon ng revolusyon, di ba? Nagkaroon ng pag-aalsa dahil lang sa pagbubuwis ng buhay ng isang tao. Ganun yung idea na gustong sabihin ng ating Panginoon. Kailangan siyang mamatay katulad ng buto, ng binhi, kailangan mahulog sa lupa, pero hindi masasayang yung binhing mamamatay sapagkat pag tumubo yun, mamumunga ng sagana, makakapag-produce ng maraming buto, ng maraming binhi. Parang isang dakot na palay. Ang isang dakot na palay, kapag isinabog mo sa bukid yan, sa lupa, mangangamatay ang lahat ng palay na yon. Ngunit pag kalipas ng ilang mga buwan, yung isang dakot na palay, haharvest ka, baka isang salup na palay. Baka isang sakong palay pa ang maharvest mo sa isang dakot lang na puho ng palay na inihasik mo sa isang bukid. So yun yung gustong sabihin ng Panginoong Jesus. Kailangan niyang mamatay. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Kaya nga sa verse 27, lalaktaw tayo ng konti. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Sa bandang dulo ng ating pong binasang ebanghelyo, ang unang banggit ni Jesus, kailangang luwalhatiin. Dumating na yung oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pagkatapos dito sa ating dulo ng pagbasa sa gospel ngayon, meron na siyang tinutukoy ngayon. Ama, sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Yun. Inuna muna ni Jesus yung pagluluwalhati sa kanya, pagkatapos doon sa paghihirap.
Sinasabi niya na ngayon yung kanyang hirap na daranasin. Bakit niya ngayon sinasabi? Ano ang kaugnayan nito at sinasabi ni Jesus yung kanyang paghihirap na daranasin? Kasi may kaugnayan po ito sa kanyang mga alagad. Meron po itong kaugnayan sa atin na mga naglilingkod, na mga ibig sumunod sa ating Panginoon. Idugtong ko na po ang ikatlo, mga kapatid, na gusto nating puntusan. Ano yung ating pamagat sa ating pag-aaral? Salamat po muna dyan sa mga nandiyan sa mga nasa live. Yan kay Brother Fabian Reyna, maraming salamat. Sister Marisa ako na, salamat. Ayan. Their bro, sis Cher naman. Oo, Ate Syra. Hindi ako nagbabanggit ng ganyan eh. Hinahayaan ko na lang na may mga mag-share talaga. Ay, Ate Arlene Lucinio, ang sarap naman ng Mercy Chocolate. Ayan. Ayan. Salamat sa inyo. Salamat sa mga nasa live. Ha? Sa 6 million in the house. Ayan. Sister Maribeth Flores Meneses, marami pong salamat. Tingnan ko yung mga nasa taas kung sino nandiyan. Sister Shirley, ayan, Frank, ayan. Good morning, Brother Ed Sasam, salamat sa iyo. Ayan. Yam Arcilia, salamat sa iyo. Sino pa ba nandiyan? Brother Andrew, good morning. Andrew Velasco, good morning sa iyo. Ayan. Sino pa ba? Sister Bernadette, ayan. Sister Rexes de la Cruz, maraming salamat. Sister Manuela Santana, ayan. Sister Maribeth, ayan. Okay, ang talakay mo, sir. Salamat, Brother Frank. Okay, puntahan natin ng ikatlo. Ano yung ating pinagninilayan? Mamatay upang mabuhay. Pag-unang pinupuntosan natin, naising makita sa Jesus, dapat mithiin din natin, desire din natin eh. Nang layunin nito ay makinig ng mga aral, mga wisdom ng ating Panginoong Jesus. Katulad ng mga Grego, sila ay mga wisdom lover. Wala silang pinipili kung sino yung tatayo sa kanilang harapan. Ang mahalaga, meron silang makuha, meron silang marinig, may input sila. Pangalawa, kailangang mamatay. Sino ang ating Panginoong Jesus? Ito yung magandang tingnan natin eh. Alam ni Jesus ang kanyang layunin sa mundo. Kaya nga tayo din dapat eh, mga naglilingkod, dapat alam din natin yung ating layunin, yung purpose natin sa buhay na ito, yung purpose natin sa daigdig na ito. Ano bang layunin ng Diyos sa akin at ako'y binuhay, at ako'y inilagay niya sa mundong ito? Si Jesus, alam niya yung kanyang purpose, alam niya yung kanyang layunin na siya'y mamamatay para sa kasalanan ng tao. Ang kanyang layunin ay tubusin ang tao sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya yung kanyang purpose sa buhay na ito, sa mundong ito, alam niya. Dapat tayo rin, alam din natin yung ating layunin. Dapat alam din natin yung purpose ng Diyos, bakit tayo nilagay sa mundong ito. Eh. Maging bida ba tayo? Pabida, kontrabida, o extra lang? Yan. Pangatlo na gusto nating puntusan, sabi ng verse 25, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig nito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang maglingkod sa akin. Ako ay nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Yun yung kahirapan, yung paghihirap na sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, meron siyang sinasabi sa kanyang mga alagad, kung ibig nilang sumunod, dapat nilang tularan at pagtularan ang dinaanan ng ating Panginoon. Na siya mismo, yung kanyang layunin, yung kanyang purpose, yung kanyang misyon, ay mamatay para sa kasalanan ng tao. Itatakwil at mamamatay sa labas ng bayan. Yung kanyang mga alagad sa unang banda, hindi nila maunawaan yun, hindi nila maintindihan kasi kaya nga sila sumama kay Jesus dahil ang alam nila, siya yung Mesiya, siya yung Savior, siya yung tagapagligtas, siya yung conqueror, siya yung mighty man na magpapalaya sa kanila sa kamay ng ibang bansa na sumakop sa kanila. Pagkatapos ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon, siya'y mamamatay. Bakit? O, diba? Para sa kanila, ganun yun eh. Bakit? At ngayon sinasabi ni Jesus, kung ibig ninyong maglingkod sa akin, sinasabi niya, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inihahalin tulad niya na yung kanyang sarili.
ibinibigay niyang isang buhay na halimbawa ang kanyang sarili na i-offer niya hanggang sa kamatayan ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, hindi siya umaatras. Kaya nga, ang sabi nung verse 27, ako'y nababagabag ngayon. Yung hirap, ah, nakikita na ng Panginoon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad, sasabihin ko ba sa Ama ko, Ama, huwag mo naman danasin ito. Bagamat ang Panginoong Yesus nagpray ng 3 beses sa Garden of Gethsemane, sapagkat nakikita niya at nalalapit na yung kanyang paghihirap. Sabi nga ng mga Bible commentaries, ang kanyang pawis nagkukulay-pulay sa sobrang hirap na kanyang daranasing nakikita niya na eh. Pero sabi ng sabi niya sa kanyang Ama, ngunit Ama, huwag ang kalooban ko ang masunod. Ano ba yung kanyang panalangin? Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. 3 beses. Pero hindi yung kanyang kalooban ang nasunod, ang sinunod. Ano ang sabi niya? Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo ang masunod sa akin. Yun yung purpose, yun yung kanyang layunin. Kung si Jesus ay umatras, tinakasan niya yung kanyang misyon, tinakasan niya yung pagiging savior, tinakasan niya yung paghihirap na yon, walang silbi, walang kwenta ang ating pagiging Kristiyano. Kaya ito po yung ikatlo. Basahin natin uli. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang maglilingkod sa akin. Ano ang ibig ng Panginoon na gusto niyang sabihin sa kanyang mga alagad? Ang maglingkod, sumunod kung saan siya naroroon. Ito yung ikatlo, mga kapatid. Parangal sa maglilingkod. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, naglingkod sa Kanya, ibinigay natin ang buhay sa Kanya. Ano ang sabi ng ating binasa? Pararangalan. Sino? Ng Ama ang mga naglilingkod sa Kanya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ito assurance, mga kapatid, na kapag naglingkod tayo kay Jesus, hindi ka zero, hindi ka mawawalan. Magkakaroon ka ng ano? Parangal mula sa Diyos. Parangal mula sa Ama. Dahil hindi mawawalan ng saysay, ng kwenta at halaga ang gagawin mong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ano yung ikatlo? Parangal sa maglilingkod. Kapag ang buhay natin ay inialay mo sa Kanya, hindi masasayang ang iyong buhay. Kaya nga, kung meron ka mang pinagdadaan ng mga pagsubok, persecution, kahirapan, sakit, karamdaman, ikatiting lang yan sa sinapit ng ating Panginoon. Kung ikukumpara mo yan sa dinanas ng ating Panginoon, katiting lang yan eh. Tapos susuko ka kaagad, aayaw ka kaagad. Kung ang Panginoong Jesus ang siyang sumuko, di walang saysay, walang kwenta itong ating mga pinaggagawa. Kaya nga, hindi mawawalan ng kabuluhan. Minsan nga, ang mga alagad sa pangunguna ni Pedro ay nagtanong, Panginoon, iniwan namin ang lahat, sumunod kami sa iyo. Iniwan namin ang aming bangka, ang aming lambat, ang aming ama, ina, mga lupain, kayamanan, ari-arian, mga mahal sa buhay. Naglingkod kami sa iyo, sumunod kami sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Sabi ng Panginoon sa kanila, ha? Klarong-klaro, tandaan ninyo ito. Walang mag-iiwan ng ama, ina, kapatid, mga mahal sa buhay, lupain, ari-arian, kayamanan, lambat, bangka. Nang dahil sa akin at sa mabuting balita, na sumunod sa akin at sumunod sa mabuting balita, ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na parating, sa buhay na darating. Sinabi ba ni Jesus na walang reward, walang gantimpala, walang biyaya, walang kapalit yung kanilang ginawa? Mayroon. Sinisigurado ng Panginoon na mayroong balik na biyaya sa mundong ito, sa ating kapanahunan, habang tayo may hininga, habang tayo may buhay. At pangalawa, at sa buhay na parating. Dalawa nga yung kanyang ipinangakong gantimpala eh. Sa buhay na ito, may tatanggapin tayo,
At pangalawa, sa kabilang buhay, sa buhay na paparating. Kaya nga, hindi tayo masisiro. Hindi mawawala ng saysay at kwenta ang lahat ng ating gagawin sa Panginoon. At bago tayo magtapos, meron po ako naalalang isang kwento. Ito po ay kwento ni Bishop Bacani. Matagal ko na po itong narinig sa kanya. Brother Manuel, Pilindana, maraming salamat sa iyo. Naka-live ka kagabi, madaling araw, hindi na ako nag-comment, pero nanood ako ng saglit. Sister Cordelia Quinto Ramos, maraming pong salamat. Sister Nida, come in nyo lang, maraming salamat po. Naalala ko ito, kwento ito, matagal na po ni Bishop Bacan. Meron daw isang namasukan sa mag-asawang mayaman. At sa kanyang pamamasukan, doon na siya tumanda. Nung magkaanak yung mag-asawang ito, siya yung naging tagapag-alaga na makapag-asawa yung mga alaga niya, yung mag-asawang amo niya, nagkaroon ng mga apo, siya din ang naging tagapag-alaga. So, ibig sabihin, doon niya na inubos yung kanyang buhay. Nagtrabaho sa mag-asawang mayaman. Hindi na siya nag-asawa, talagang inubos niya yung kanyang buhay sa kanyang paglilikod. Dumating ang panahon, itong kasambahay nila ay nagkasakit ng malubha. Dahil naging mabuti naman siyang kasambahay, siya'y dinala sa magandang paggamutan, sa ospital. At habang siya'y nakaratay doon, ginagamot, isang araw, nilapitan siya nung mag-asawa. Ang sabi nung mag-asawa, ang mayaman, iha, sabi niya, dahil ikaw ay naging mabait sa aming mag-asawa, naging mabait ka sa aming mga anak, naging mabait ka sa aming mga apo, na naglingkod ka ng mga usay at pinaglingkuran mo sila, kami at ang aming mga apo. Sabi sa kanya, hilingin mo kung anuman ang gusto mo at ibibigay namin sa iyo. Ano ang sabi ng mag-asawa doon sa kanilang kasambahay na nagkasakit ng malubha? Humingi ka, hilingin mo ang gusto mo at ibibigay namin sa iyo. Sabi daw nung nakaratay na kanilang kasambahay, Sir, Ma'am, kung maaari po sana, dugtungan pa ninyo ang aking buhay. Sabi nung kanilang kasambahay, Sir, Ma'am, ang akin pong kahilingan, dugtungan pa po ninyo ang aking buhay. Gusto ko pang mabuhay. Natigilan daw yung mag-asawa na kanyang amo. Ang sabi daw ng kanyang mga amo, Iha, ang iyong hinihiling ay hindi namin kayang ibigay. Ang magdugtong ng buhay ay hindi namin kaya. Humingi ka ng salapi, pera, kayamanan, bibigay ka namin. Bibigyan ka namin. Pero ang dugtungan ng iyong buhay ay hindi namin kayang gawin sapagkat Diyos lang ang makapagdudugtong ng ating buhay. Anong sabi ng mag-asawa? Sapagkat Diyos lamang ang makapagdudugtong ng ating buhay. Sabi nung kanila nakaratay na kasambahay, Sir, Ma'am, kung alam ko lang na hindi nyo pala kayang magdugtong ng aking buhay, hindi ko na sana inubos ang aking buhay sa paglilingkod sa inyong mag-asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Hindi na ako nag-asawa sapagkat ginugol ko, inubos ko ang buhay ko na mapaglingkuran ang iyong pamilya. Kung alam ko lang na hindi nyo kayang magdugtong ng buhay, inubos ko na sana ang buo kong lakas na ipaglingkod sa Diyos sapagkat Diyos lang ang makapagdudugtong ng aking buhay. Totoo yun, mga kapatid. Ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Walang mag-iiwan ng kanyang mga mahal sa buhay, ama, ina, kapatid, mga lupain, kayamanan, ari-arian, bangka, lambat ng dahil sa akin at sa mabuting balita ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na parating. Dalawa ang biyayang tatanggapin natin. Kaya nga ito yung sinasabing pararangalan nino ng Ama ang maglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Ano yung ating pinupuntusan? Ikatlo, may parangal sa maglilingkod. Ano po yung ating pinag-uusapan? Mamatay upang mabuhay. Una na pinupuntusan natin, naisin, makita sa Yesus. Ito din dapat mithiin natin palagi na makita ang Panginoon. Pangalawa, kailangan mamatay. Sino ang Panginoong Yesus? Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang butil, buto ng trigo, na kailangang mamatay, ngunit pag siya'y nabuhay, makakapag-produce ng maraming binhi. At tayo ngayon, tayo yung bunga ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ikatlo, parangal sa maglilingkod. Kaya nga ang buhay natin ay dapat na ialay natin, ipaglingkod natin sa Panginoon sapagkat hindi masasayang ang ating buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. At kung kayo po'y napagpala ng video ito, huwag nyo naman kalimutan na mag-like and share. Siyempre, share nyo na rin, malay nyo. Pagpalain nyo mga tao, masharean ninyo. Di pagpapalain din kayo.
Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo dyan. At pindutin nyo yung bell icon. At kapag nakita nyo all ang piliin ninyo, para anytime na meron po akong bagong upload, ay mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share. Mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! Just one from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you